Six ways to raise your vibration. If you're still struggling to fix your vibration and having a hard time to raise them, in this video, I will share with you six ways, methods, and processes on how to raise your vibration. Hi beautiful people, ako po si Miss P, Princess Javier Castro, creating videos to help you live a great life filled with happiness, love, and success. Kung bago ka sa channel na ito, please consider subscribing. Pindutin mo na rin yung all para updated ka sa mga videos na ina-upload ko. Ano nga ba muna ang vibration? Vibration is a state of being, the energetic quality of a person, place, thing, or thought. Perfect example ay kung ikaw'y papasok sa isang kwarto o isang silid. Ano ba ang initial feeling na nararamdaman mo? The energy that is more dominant. Is it peaceful, joyful, or happy? Or is it unfriendly, chaotic, and hostile? Ganun din sa tao. You can easily spot if that person is sincere, honest, or the opposite, na parang gusto mong lumayo dahil hindi mo gusto ang kanyang vibe or energy. Have you ever tried to put a shirt? Yung nagsuot ka ng damit tapos ang ending mo, tinanggal mo rin? Feeling mo di yun ang color of the day o ang feeling mo parang you're not comfortable wearing it kahit pa ilang beses mo na itong nasuot. This is because of the energy that it holds. What about the thoughts that you think? Anong nararamdaman mo tungkol sa mga ito? Are they inspiring, calm, and light? Or are they heavy, sad, or lethargic? Sabi nga ni Abraham Hicks, as you think, you vibrate. As you vibrate, you attract. Law of attraction dictates that whatever it is that you offer out to the universe, it will return back to you. Like attracts like. Sabi nga ni Albert Einstein, everything is vibration. Lahat ng mga bagay sa buong mundo is made up of molecules vibrating in different speeds. May mga molecules na nagvibrate ng mabilis, yung iba, mabagal. Yung iba naman, high vibration, meron ding low ang vibration. When you vibrate on the highest level, you feel light, happy, calm, more at peace, and more at ease. When you vibrate on lowest vibration, you feel confused, sad, unsure, and heavy. Author and spiritual teacher Dr. David Hawkins have quantified the vibration of different states of being into different types of scale of consciousness. This is in his book, Power versus Force. Ang scale na ito ay halos kaparehas lamang doon sa isinulat din na libro ni Abraham Hicks na Ask and It is Given. Dito sa librong ito, ipinakita naman ni Abraham Hicks kung paano ka makakapagpataas ng iyong vibration using the Emotional Guidance Scale. Actually, may ginawa akong video patungkol dyan. Tignan nyo na lang ang iiwan ko dito sa baba. Here are the ways that can help you raise your vibration. Number 1. Consume only high vibe food, materials, and substance. Self-love nga starts with self-care. If you love your body, consume food that gives you nourishment. Live foods like veggies. I was first introduced to this idea when my mom was reading the book Fit for Life. Ang sinasabi ng librong ito na ang mga karneng ating nakukuha mula sa mga farm animals ay packed with low energy. Imagine mo ang stress ng mga animals habang sila'y kakatayin pa lang o kinakatay na. Ang energy na yan ay dumadaloy sa kanilang mga dugo at bawat muscle sa kanilang katawan. And we invite that energies. Unlike with vegetables, they are considered live food, magaang sa pakiramdam at madaling maiproseso ng ating katawan. Iwasan na rin ang mga processed food as they are considered dead food. It already went through a lot of alteration and process na hindi maganda sa ating katawan. Ito yung mga pagkain nasa lata, nasa pakete, nasa plastic. Isa pa sa mga substance na hindi maganda ay yung paninigarilyo o pag-inom ng alak. At higit sa lahat, ang pagda-drugs. Piliin din ang mga music na pinakikinggan, at pinanonood ng mga television shows at magazines na binabasa. Malungkot ba ang mga mensahe ng mga music na pinakikinggan mo? Puno ba ng sex and violence ang mga magazines na iyong mga binabasa o television shows na pinanonood mo? Matapos mo pakinggan ng isang music o kanta at nalungkot ka, matapos mong basahin ang isang magazine o panoorin ng television show at ikaw ay nagalit o napagod, it's a clear sign that what you have consumed has low energy.
I stopped watching television for many years now. Kung may balitang importante, I will hear them from people at hindi ko na kinakailangan pang malaman ang mga detalye nito. I also choose the music that I listen to. I like music that uplifts my soul. I stop listening to sad songs. I say no to any material that will contribute to my anxiety or introduce low vibrational energy. Alam ko hindi madali ang shift na ito, pero kung susubukan nito kahit paunti-unti, malaki ang magiging tulong nito sa pagtaas ng iyong vibration. Number 2, forgiveness. Come to think of it, kapag hindi ka nagpapatawad, anong namamayani sa iyong puso at damdamin? Di ba puot at galit? It could also be blame or anger, especially kapag naisip mo ang ginawa sa iyo ng specific na tao. These emotions are of low vibration. You can never feel two opposite emotions at the same time. You must let go of the energy which is not serving you well. Borrowing the analogy of Abraham Hicks, it's like putting an engine on both sides of the train. There's like a tug of war going on in your vibration. You have to let go of one emotion to truly move forward. Gratitude. Your appreciation to little things is the easiest and the quickest way to amp up your vibration. Whenever na nararamdaman mo ang low vibration, whenever you feel a low energy emotion, look around. Sure na sure ako, marami kang makikita sa paligid mo. It could be your puppy, it could be the beautiful sunshine, o kaya naman, the opportunity to live for another day. Shift your attention towards something you can be grateful for and you will experience the transformation of your energy. Love. Love is one of the highest vibration. If you can hold someone in your mind, kunwari, nanay mo o anak mo, tapos imagine mo na nandyan siya sa tabi mo o nasa harap mo, mapapansin mo yung sudden shift of energy. Alam mo yon, mapapangiti ka, parang may energy of love. Yun na yon. Then it's easy for you to raise up your vibration. Generosity. Kapag nakakaramdam ka ng kakulungan sa pagmamahal, atensyon, o kaya naman pera, bumababa ang iyong vibration. At kahit pa maligo ka sa dami ng mga material na bagay, di pa rin ito magiging sapat dahil ito'y pansamantala lamang. Mas mabuti pa kung ano man ang iyong mga pangangailangan sa buhay, ito ang ialay sa iba. Halimbawa, kung feeling mo kinakailangan mo ng pera, magbigay ng pera sa charity. Kung nalulungkot, make someone smile. Kung kinakailangan mo ng trabaho, tumulong sa iba na makapaghahanap ng trabaho. I tried doing this and it worked. Nang lumipat ako sa isang istasyon, isang kaibigan ko ang tumawag at sabi niya baka pwede naman daw siya doon. Tinulungan ko siya makapasok and months later, umalis na rin ako doon. One time, nagkausap sila ng isang kakilala namin na matagal na namin hindi nakakausap. Nung nagkita kami, inofera naman ako na lumipat sa kanilang istasyon. Through that experience, naisip ko na talagang may balik ang lahat ng mga ginagawa mo para sa iba. Meditation. Meditation calms your body, improves your mood, gives you that inner peace. When you do this spiritual practice every day, sure na sure yan na aakyat ang level ng iyong vibration. You will care less about things na hindi nagsisilbi sa'yo or things that doesn't serve you well. When you meditate, especially first thing in the morning, you are setting your day on a high vibration. In-encourage ko sa inyo na sana subukan ninyo itong 6 na mga steps na to or 6 na mga ways na to, processes and methods para makapag-raise ng inyong vibration. And then, if it works for you or whatever your experience may be, balik ka dito, ikwento mo rin sa comments down below. If you happen to like this video, please give me a thumbs up, i-share mo na rin sa mga friends and loved ones mo, the people that you care about, so that like you, they too can live a great life. I'll see you next time!